Mula sa bulwagang pangbalitaan ng UNTV, si Jun Soriao. Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita. So, wag na natin masyadong intindihin yung bureaucracy. Basta paratingin natin yung relief. Mas epektibong pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo ay pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang ng nasawi sa bagyong Paeng, tumataas pa. PNP, mananatiling naka-alerto hanggang November 4. Last November 1 kasi nung past year, ma'am, talagang maraming tao, nag-average siya ng 60,000-70,000 12 noon pa lang. Mga pasaherong pabalik na pagkatapos ng long holiday, nagsimula ng dumagsa sa mga bus terminal, airport at seaport. Magandang hapon, tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at sa YouTube channels ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Gayun din po sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Istriktong ipinatupad ng Manila South Cemetery ang health and safety protocols. Kasama na rito ang hindi pagpapapasok sa mga edad 5 hanggang 11 na walang dalang vaccination card. Ayon naman sa ilang magulang, hindi raw nila alam na may ganitong pulisiyang ipinatutupad ang mga otoridad sa Manila South Cemetery. Ito ang balita ni Aileen Cerudo, live. Aileen, ano ang hinaing ng mga magulang na hindi pinapasok ang anak at kumusta dyan sa South Cemetery? Yes, Jun, wala nga nakitang abiso ang ilang magulang na bawal papasukin ang mga edad 5 hanggang 11 taon kung wala silang maipapakitang vaccination card. Ang ilang mga magulang nga ay naghintay na nga rin doon sa waiting area para babantayan ang kanilang mga anak. Sa waiting area muna pinaghihintay ang mga batang hindi pinapasok dahil walang vaccination card. Ang iba ay mag-isa lamang na iniwan ng kanilang mga magulang na nagpasyang pumasok pa rin sa sementeryo. Ayon kay Jonathan Garzo, director ng Manila South Cemetery, mahalaga ang pagpapatupad ng health and safety protocols para na rin sa kaligtasan ng mga bumibisita sa sementeryo. We're very strict with the protocol pagdating po dun sa 12 years below. Kung hindi po talaga bakunado, hindi po talaga namin i-allow na sumama o pumasok po sa loob. May mga nagbabantay namang security personnel upang masiguro ang kalagayan ng mga batang naghihintay. Nag-iwan din ng pangalan at contact number ang mga magulang at tatawagan ng mga security personnel ang mga ito kapag nasa mahigit isang oras na ang lumipas. Ito'y upang hindi masyadong mainip ang mga batang nasa waiting area. Ang ibang magulang, hindi umano alam na required na ipakita ang vaccination card ng kanilang anak bago makapasok sa sementeryo. Sana lang next time kasi ang hassle, ang daming tao doon, tapos naglakad pa kami pupunta dito. Mga bata kasama namin, tapos pagdating dito hindi pala kami makakapasok. So really, hassle talaga. Hindi naman matiis ng ilan na iwanan ang kanilang anak sa waiting area, kaya't nagpaiwan na lang din pati sila. Okay lang naman po, tsaka maayos naman yung pwesto namin kahit di kami nakapasok doon sa loob. Ayon kay Director Garzo, nagbigay sila ng abiso na kailangang ipakita ang vaccination card ng mga batang 5 to 11 years old. Patuloy naming sinasabi, paulit-ulit naman po kami sa aming pronouncement na kailangan po magpakita po ng proof of vaccination. Ngayon po, nagkaroon ng kanina, claiming that the her child is more than 12 years old, pero wala rin mong mapakita ng proof na talagang more than 12 years old siya. Dagdag pa nito, hindi nila maaaring pagbigyan na lamang ang mga magulang na papasukin ng kanilang mga anak, lalo na't pinag-iingat pa rin ang publiko laban sa banta ng COVID-19. Nasa 236 sa mga bata 5 to 11 years old nga ang hindi pinayagang makapasok sa Manila South Cemetery dahil nga wala silang maipakitang vaccination card. At sa ngayong araw, nasa mahigit 204,000 na mga tao ang bumisita sa sementeryo. Kanina June, nag-countdown nga ang mga otoridad
at stricto nilang isinara 5 PM pa lamang ang Manila South Cemetery. Ngunit may iba na nakikiusap na baka pwedeng papasukin sila at after ilang minutes ay pinayagan nga sila makapasok. Pero ngayon, ang mga lumalabas na nga lang namang sa Manila South Cemetery ang makikita natin dito sa likuran. June? Ibig sabihin ay wala nang pinapapasok ngayon, kundi yung mga pinapasok nung una, yun na lamang ang hinihintay na makalabas. Pero meron pa bang mga tao sa waiting area na mga bata na nagaantay? Sa ngayon, wala na nga nasa waiting area ng mga bata na naghihintay. Ano? Pero yung makikita natin sa likod, may iba pa rin nagbabaka sakali na makapasok habang nakikita natin na lumalabas na nga ang mga bumisita sa Manila South Cemetery. June? Alright, maraming salamat, Aileen Cerudo. Mananatiling naka-alerto ang Philippine National Police. Ito ay sa kabila ng walang napaulat na untoward incidents nitong long weekend. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Asa ngayon ay wala pa tayong major incidents na na-monitor, ano, na nangyari sa mga sementeryo at sa ating mga kolumbarya. Ano. Safe and secure pa ang ating mga kababayan. Tuloy sa pagbabantay ang Philippine National Police sa mga sementeryo at matataong lugar hanggat hindi natatapos ang bakasyon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Red Maranan, iiral pa rin ang full alert status ng PNP hanggang sa November 4. Bunsod nito, mananatiling nakadeploy ang 172,000 mga pulis sa mga matataong lugar sa buong bansa. Sa ngayon, wala pa tayong natatanggap na seryosong banta sa seguridad. Ano? Pero hindi ibig sabihin yan ay tayo ay magre-relax o pababayaan natin yung ating monitoring. Aktibo rin ang PNP sa pagpapatrolya sa mga subdivision upang hindi naman mabiktima ng akyat bahay ang mga tahanang walang mga tao. Bukod sa anti-criminality campaign ng PNP ngayong long holiday, tuloy din sa pagtatrabaho ang kanilang mga anti-illegal drug operatives. Nagmo-monitor din aning ang mga ito sa mga dinarayong mga pasyalan sa bansa upang hindi malusutan ang mga sindikato ng ilegal na droga na nais na manamantala sa mga bakasyonista. Yung ating mga operatiba, hindi naman po natin yan na dinideploy sa mga sementeryo, ano, sapagkat sila yung mga specific ang kanilang trabaho. Ano, nakatuon talaga sila sa paghabol at paghuli dyan sa mga taong involved sa pagpapalaganap ng droga. Oh, no let up. Yes, yes. Even holidays, tuloy-tuloy ang kanilang operation. Bukod sa seguridad, kasama din sa binabantayan ng mga tauhan ng PNP ay ang pagsunod sa minimum health protocols. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas mababa sa inaasahang bilang ang mga bumisita ngayong November 1 sa Loyola Memorial Park sa Marikina City. Ito'y kahit pa mas maluwag na ang mga restrictions kung saan pinayagan na ang mga bata at hindi na rin required ang vaccination cards. Mula sa Marikina City, ito ang balita ni JP Nunez Live. JP, gaano ba karami ang bumisita dyan sa Loyola Memorial Park ngayong araw? At ilan ba yung ine-expect talaga nila na pupunta dyan? June, as of 5 PM, nasa 7,500 yung mga bumisita dito sa Loyola Memorial Park sa Marikina. At dun sa regular na inaasahan ng management ng Loyola Memorial Park, sa regular na bumibisita dito kapag November 1, nasa 90,000. Kaya yung 7,500 as of 5 PM kanina ay lubhang mababa dun sa crowd estimate na kanilang inaasahan. Mayroon na rin ibang mga bumisita sa puntod noong weekend kaya nabawasan na din ang nagpunta sa sementeryo ngayong araw. Ayon naman sa Marikina PNP, maaaring ang ilan sa mga bibisita ay naapektuhan ng nagdaang bagyo. Gayun din na kaninang umaga ay pabugso-bugso ang pag-ulan kaya ngayong hapon nila inaasahan ang bulto ng mga magpupunta dito sa sementeryo. Compared to pre-pandemic, ito po ay napakababa. Kahapon, ganun din, almost the same yung number. At dahil
Dahil maluwag naman sa sementeryo, ang ilang mga bumisita ay nagtayo na ng tent para masilungan dahil na rin sa panakanakang pag-ulan. No, wala naman masyadong tao, tsaka maluwag. Makikita niyo yung sasakyan, nakakaikot pa. Batay sa monitoring ng mga otoridad, mayroong dalawang naiulat na nahimatay sa loob ng sementeryo, pero agad din naman itong nalapatan ng kaukulang atensyong medikal. Sa ngayon, wala pa namang untoward incident ang naiulat ng Marikina Police Station sa Loyola Memorial Park. Bagaman mayroong mga ilang nakumpiskang mga ipinagbabawal kung saan pinakamarami ang posporo at may mga nakumpiska ring lighter, sigarilyo at iba pang ipinagbabawal. Inire-require pa rin ang pagsusuot ng face mask kapag papasok sa loob ng sementeryo. Pero kapag nasa loob na at open area naman, yung puntod na kanilang bibisitahin ay maaari namang mag-alis ng face mask. Ayon sa ilang mga nagtungo sa sementeryo, kumpara noong nakaraang taon, mas maluwag na ngayon ang mga restrictions. Ngayon kasi ay pinayagan dito na makapasok ang mga menor de edad at hindi na rin inire-require ang vaccination card. Okay naman ang ano, at least hindi na masyadong mahigpit, nakakapasok na ang mga tao. Hindi kumpara noon na talagang mahigpit. At June, ngayong November 1 nga ay bukas ng 24 oras itong Loyola Memorial Park sa Marikina City. At babalik yung regular nitong oras simula bukas na kapag alas 8 ng gabi ay magsasara na itong muli. Yan ang ating latest live mula dito sa Marikina. Balik sa iyo, June. Malabas, JP, walang gaanong problema dyan. Pero yung bang flow ng traffic dyan sa lugar, alam naman natin, hindi naman ganong kalaki ang kalsada dyan sa may bandang sa Marikina City na iyan. Kumusta naman ang traffic dyan, JP? Panawagan po sa lahat. June, merong rerouting scheme na ipinatupad dito sa Marikina City. At kaninang mga bandang tanghali, nakita natin na yung sitwasyon ng traffic dito sa harap ng Loyola Memorial Park ay medyo maluwag pa. Pero ngayong gabi, June, ngayon dumadating dito yung mga tao kasi kanina medyo maulan pa. Kaya nga yung ibang mga natanong natin ay ngayon nila mas pinili kasi bandang hapon medyo tumila yung pag-ulan. Kaya sa obserbasyon natin, June, ngayon ay medyo bumibigat yung traffic dito sa harap ng o sa area ng Loyola Memorial Park. June? Lalabas, JP, pwede pang pumasok yung mga tao dyan sa Loyola ngayong oras na ito? Gate 1 sa may staging area po. Yes, June, tama ka dyan sa iyong nabanggit. Nakausap nga natin yung management nitong Loyola Memorial Park kanina at 24 hours sila ngayong November 1. At yung magiging pagsasara nila ay bukas pa ng alas 8 ng gabi. June? Maraming salamat, JP Nunez. Inamin ng South Korean authorities na wala silang panuntunan sa pagdagsa ng libu-libong tao sa Halloween festivities sa Seoul. Kasunod ito ng nangyaring malagim na trahedya kung saan 156 na tao ang nasawi sa matinding gitgitan noong gabi ng October 29. Natukoy na ang lahat ng mga biktima at nagsimula na ang pagluluksa ng buong bansa sa isa sa itinuturing na pinakamatinding sakuna. Sa gitna naman ng pagdadalamhati, kwestiyon ang pagresponde ng pamahalaan sa insidente at ang kakulangan ng crowd control bago ang trahedya. Batay sa ilang mga testigo at survivor, kakaunti lang o wala silang nakitang police officers bago pa lumala ang sitwasyon. Nangako naman ang South Korean authorities ng mabilis at malalimang imbestigasyon at pagbuo ng bagong safety measures upang maiwasan ang katulad na trahedya. Ipinatitigil ng North Korea ang joint military drills ng Estados Unidos sa South Korea dahil October 31, araw ng Lunes, nang simula ng dalawang bansa ang isa sa pinakamalaki nitong combined military air drills. Ito ang balita ni Early Briones.
Tinawag na provocation ng North Korea ang ginagawa ng Estados Unidos at South Korea na large-scale military exercises. Dagdag pa nito, maaari itong magresulta sa mas matitinding follow-up measures mula sa Pyongyang. Sa pahayag ng Foreign Ministry ng North Korea, pumasok na sa seryosong konfrontasyon ng kapangyarihan ng sitwasyon sa Korean Peninsula dahil sa walang tigil na military actions ng US at South Korea. Daan-daang warplanes ng dalawang bansa ang nagsasagawa ng military air drills upang i-simulate ang MAC attack sa loob ng 24 oras simula noong October 31. Tinawag ang operasyong Vigilant Storm na magtatagal hanggang araw ng Biyernes. Tampok dito ang nasa 240 warplanes na nagsasagawa ng 1,600 sorties ayon sa US Air Force. Naniniwala ang Washington at Seoul na ibabalik ng Pyongyang ang testing ng nuclear bombs nito sa unang pagkakataon mula 2017. Kaya gumagamit ang dalawang bansa ng estratehiya upang mapigilan ang Pyongyang sa pamamagitan ng malalaking military drills. Naayon naman sa mga kasalukuyan at dating opisyal, posible lamang magpalala ng tensyon. Berly Briones, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng nasawi sa pananalasa ng bagyong Paeng sa bansa. Base sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat na ito sa 110. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Marami pa rin sa mga napaulat na nawawala pagkatapos ng bagyong Paeng ang patuloy na hinahanap. Bunsod nito, inaasahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na madaragdagan pa ang bilang ng mga nasawi. Base sa datos na inilabas ng NDRRMC, nasa 110 ang namatay dulot ng bagyo. 79 dito ang kumpirmado na, 18 ang mula sa Region 6, 2 sa Region 12 at 59 naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Patuloy naman ang validation sa 31 iba pa. 12 dito ang naitala sa Calabar Zone, 2 sa Mimaropa, 1 sa Region 5, 4 sa Region 6, 1 sa Region 7, 5 sa Region 8, 4 sa Region 9, 1 sa Region 12 at 1 sa Cordillera Autonomous Region. Nakapagtala din ang NDRRMC ng 101 nasugatan at 33 ang nawawala. Nasa 741,777 na pamilya o may katumbas na 2,418,249 na individual ang naapektuhan. Nasa 6,542 naman ang nasira mga tahanan kung saan nasa 1,507 ang totally damaged at 5,035 naman ang partially damaged. Umabot naman sa nasa mahigit 1.2 billion pesos ang halaga ng nasira sa agrikultura habang nasa mahigit sa 760 million pesos ang naapektuhan sa infrastruktura. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At makakasama po natin ngayon ang spokesperson ng NDRRMC na si ASEC Rafi Alejandro. Magandang gabi po, ASEC. Yes, good morning. Gandang gabi po. Opo. ASEC, makiki-update lang po kami sa inyong ahensya. Base po sa datos, nasa 110 ang namatay. 33 naman po ang nawawala. Meron po bang pagbabago sa mga numerong ito, ASEC? So far, wala pa po. Ano? Ito, datos meron tayo. 110 po ang reported casualties na dead. No? Karamihan dyan ay due to landslide, yung sa barn. And the rest sa drowning. No? Meron din na hulugan ng puno ng kahoy. So, yun po. But we are receiving additional reports and we are checking no kung nag-move na ito kasi meron pa rin tayong missing na 33 and our search and retrieval operation ay tuloy-tuloy pa rin po as we speak po. ASEC, kagunay po na sinasabi niyo na yan, ano po ang mga challenges nung mga nagsasagawa ng search, rescue at retrieval operation para po sa pagtuntun ito, para matagpuan po itong mga nawawala? Ito po, ano, kasi landslide na yung nangyari. Medyo malaki yung area na pinaghahanapan natin. So, yun po ang isang challenge, yung area na malaki, malawak. At kailangan po dahan-dahan at siguraduhin natin na makover natin lahat yung area na yan. Opo.
Sir, kumusta naman po ang sa kabuuan po ito, no, ang government assistance sa mga apektadong lugar, lalo na po doon sa mga geographically isolated po? Oh, tuloy-tuloy naman pag-provide natin ng assistance through all available means, no? Yung iba, dinadala natin via air. Nandiyan naman yung ating Philippine Air Force to provide the air assets, no? Yun naman, alitunod sa kautusan ng ating Pangulo for us to really assist to mga heavily affected areas. And yung logistics naman ay talagang ginagawa natin para ma-push ito. These things will be moved forward, lalo na dun sa mga hard-hit areas or isolated areas. Sek, marami po ang namatay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ano po ba ang recommendation ng NDRRMC sa mga LGUs para po maiwasan ang ganong insidente sa mga darating pangkalamidad? At paano niyo po mapapaigting ang coordination niyo po sa kanila? Although alam naman po natin na sila po ay autonomous. Opo, tuloy-tuloy yung ating enhancement, ating system, lalo na dyan sa bar, no? To make it more efficient and effective. So, isa yan sa titingnan natin kasi utos din yan ng ating Pangulo na i-examine natin, re-examine ang ating mga sistema. And of course, we will be coordinating with this, especially sa bar, no? Para po maayos at ma-enhance yung kanilang system. Lalo na early warning and pag-disseminate ng mga information po sa mga local government unit. Po, meron na po ba kayong estimate po na po pagtaya kung ilang linggo na makakabalik na po sa normal ang situation sa mga lugar na po yon? Wala po kasi nasa response phase pa tayo. Papasok tayo ng mga early recovery and then yung rehabilitation. Medyo mahaba po yan. Yung early recovery natin usually takes 1 to 2 weeks, no? Para bumalik man lang sa normal. But nasa wala pa tayong isang linggo, no? So tuloy-tuloy pa yung ating relief operation. Pagka po ba sinasabing early recovery, ASEC, ano po yung mga nakapaloob po dyan? Opo, pag sinabi mong early, nasa early recovery na tayo, may ibig sabihin nakakabalik na sa mga bahay nila, yung mga apektado, apektadong community. And unti-unti nang nag-normalize yung kanilang pamumuhay, no? So dandaan nang bumabalik from the evacuation center. So ito lang ang challenge natin dito dahil sa bar, no, na landslide yung isang village, isang lugar, kailangan po ng relocation. So kailangan na temporary shelter or temporary housing muna nila paglalagyan nila. So yun po ang kasuhin dyan sa early recovery phase po. Alright, maraming salamat po ASEC sa panahong ipinagkaloob niyo po sa aming himpilan. At sana po ay muli namin kayong makapanayam para sa update ng ginagawa po ng inyong ahensya. Opo, maraming salamat din po. Wala pa ring supply ng kuryente ang mahigit sa 13,000 mga customer ng Meralco na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Sa update ng Meralco, mula sa halos 4 milyong customers na nawalan ng kuryente noong kasagsagan ng bagyo, nasa 13,168 ang hindi pa rin na ibabalik ang power supply at patuloy pang isinasaayos. Karamihan sa mga ito ay mga residente mula sa Metro Manila, Laguna, Quezon, Bulacan, Batangas, Cavite at Rizal. Paliwanag ng Meralco, meron pang ilang isolated areas ang hirap pa ring maabot hanggang sa ngayon dahil lubog pa rin sa baha. Muli namang humingi ng paumanhin ang Meralco sa kanilang mga customer at tiniyak na sinisikap nilang maibalik ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon. Samantala, patuloy ang ginagawang pag-asaayos ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga nasirang transmission line at tower upang maibalik na muli ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Aabot naman sa higit 200 paaralan ang nagtamo ng pinsala dahil sa Bagyong Paeng. Batay po sa report ng Department of Education, as of October 31, mayroon ng 261 na mga eskwelahan ang nagtamo ng infrastructure damages dahil sa mga pag-ulan at baha na idinulot ng bagyo, habang nasa higit 500 mga paaralan ang ginamit pa o ginagamit pa rin ngayon bilang evacuation centers. Dahil ito,
bibigyang konsiderasyon ng DepEd ang ilang public schools na naapektuhan ng bagyo at nagdaang lindol na magpatupad pa rin ng blended learning. Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa probinsya ng Maguindanao na nakaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan dulot ng bagyong Paeng. Sa situation briefing ng Pangulo, binigyan din niya ang halaga ng prepositioning ng relief goods at preemptive evacuation sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. So let's put together an SOP with that, for that. Yes, para may kasama na tayong gamot. Meron na tayong health kit, pero yung gamot talaga ang after a few days that becomes an issue. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisama na ang pagbibigay ng mga gamot kapag may mga relief operation ng pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo, kabilang na ang mga nangangailangan ng maintenance medicines. Bagay naman na agad na tatalakay ng mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development. And we're going to sit down and probably change that policy para ma-include na po doon sa relief yung mga paracetamol, tama po kayo, mga diarrhea, fever. Nais rin ni Pangulong Marcos Jr. na mas mapabilis ang pamamahagi ng relief goods. Ibinahagi ni PBBM ang kanyang naging karanasan sa kanyang pagpunta sa Yolanda affected areas noong 2013 kung saan napansin niya na kinakailangan pa ng ticket upang makakuha ng relief goods sa isang barangay. Pinuntahan ko yung barangay captain. Sabi ko, bakit may ticket? Sabi niya, baka magdoble. Ano kung magdoble? Bigay niyo na lang lahat. Just give everything. Hindi iyayaman ba yung tao na meron nakadoble siya na food pack? Hindi iyayaman. It just means the family will eat for another 2 days, 3 days. So, wag na natin masyadong intindihin yung bureaucracy. Basta paratingin natin yung relief, alam mo, naghihingalo yung tao eh. Life and death na sa kanila ito eh. So wag na tayo mag-antay na may ticket. Inan lamang ito sa mga tinalakay ng Pangulo sa situation briefing sa Maguindanao. Sa naturang briefing, nagbigay ng ulat ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMA officials sa pinsalang idinulot ng Bagyong Paeng, maging ang kanilang mga ginawang mga hakbang. Sa ulat ng Ministry of Interior and Local Government ng BARM, mahigit kalahating milyong individual o 217,719 na families ang naapektuhan ng bagyo. 52 ang nasawi at 13 ang nawawala pa. Marami rin tulay ang nasira ng bagyo sa BARM. Sa situation briefing, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan na maagang paghahanda ng pamahalaan para sa paparating na bagyo. Kaya yung prepositioning ng relief goods, yung prepositioning ng lahat ng asset natin, pati yung mga vehicles, lahat 'yan kailangan pagbantayan natin ng mabuti. And that's why preemptive evacuation is very, very important. Sa aerial inspection naman na ginawa ng Pangulo sa Maguindanao, napansin niya ang mga kalbong bundok. Ayon sa Pangulo, dapat maisama na sa flood control projects ang pagtatanim ng mga puno. Na-notice ko, lahat na ang gumuho, kalbo ang bundok. That's the problem. Yeah, mag-isip tayo ng mabuti dun sa tree planting. Hindi maliit na bagay yan. I know people think that it is just for to save the environment. No, it's to save lives. So it really will save lives. Kung may kahoy yun sa taas, sa kusyong, hindi nangyari yan. Umapela naman si Maguindanao del Sur Governor Bai Mariam Magudatatu na madaliin na rin ang ilang flood control projects sa mga kalapit na probinsya ng Maguindanao. So I'm appealing to our Honorable Secretary of DPWH na sana madaliin natin yung flood control ng South Cotabato and Sultan Kudarat. Dahil pag nauna natin yun, hindi kami masyado bahain dito.
Inatasan na ni PBBM si Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na maglagay ng district office sa barn para sa mas mabilis na pagpapatupad ng proyekto tulad ng pagsasaayos ng mga nasirang tulay. Matapos ang situation briefing, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong sa mga residente ng Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao. Muling tiniyak ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng bagyo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Humina pa ang bagyong Queenie pero makararanas pa rin ng mga pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. Mula sa UNTV Weather Center, ito ang balita ni Ray Pelayo live. Ray, kailan didikit sa Pinas itong bagyong Queenie at may epekto na ba ito ngayon sa bansa? June, sa ngayon ay inaasahan ng PAGASA posibleng within 2 days ay posibleng dumikit ito dito sa silangang bahagi ng Visayas or ng Mindanao. Pero sa ngayon ay humina ito. Kanina alas 2 ng hapon, naging low pressure area na lamang itong bagyong si Queenie. At ayon sa PAGASA, yung pinaka-trough nito, extension, nakaka-apekto dito sa may silangang bahagi or Caraga region, particularly sa may bahagi ng Mindanao at dito sa may silangang bahagi ng Visayas. At dahil dito sa bagyo na si dating Paeng, ay nandito pa naman siya dito sa may kalurang bahagi ng ating bansa, no? Dito sa may kalura ng Extreme Northern Luzon, yung bahagi ng Pangasinan, yung bahagi ng Bataan, at yung Zambales, makakaranas pa rin dyan ng mga pag-ulan dahil dun sa extension, nakita natin maabot dito yung trough niya, no? Yung extension. Kaya nagpapaulan dyan sa lugar na yan. So itong low pressure area na dating si Queenie, naasahan naman natin na patuloy ito. Posibleng lalo pang humina at sa mga susunod na araw, babantayan natin kung ito pa ay magdudulot ng mga pag-ulan sa ating bansa. Ang Metro Manila at nalabing bahagi naman ating bansa ay makakaranas pa rin tayo ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. So far sa ngayon, wala tayong panibagong sirkulasyon na namamataan sa loob at labas ng Philippine Air Responsibility maliban dito sa LPA at si dating bagyong Paeng. Tama ba yung dinig ko, Ray? LPA na lang yung dating bagyong Queenie? Yes, June. Naging kaninang 2 p.m. siya naging low pressure area. Ibig sabihin, nagkatotoo yung forecast ng PAGASA na talagang may kinalaman talaga yung temperatura dahil nahigup na lahat halos ni Paeng. Yes, tama? Sir. Malaking factor dyan, no? Siguro isa pa din na posible na nakapagpahina sa mga tropical cyclone o yung mga bagyo na ganyan, eh yung pag-iral din talaga ng amihan natin, mapapansin natin ngayon, medyo malamig na yung ating madaling araw. Noong October 20, yung lowest temperature na itala natin, 24.2 degrees Celsius yung pinakamababa noong onset ng ating amihan season. Pero ibig sabihin ba rin nito na talagang makararanas pa rin tayo ng mga pag-ulan dahil sa anong nagpapaulan ngayon sa bansa? Trough. Dalawa yung weather system natin. Itong LPA, yung extension niya, makikita natin yan. Yung extension o yung pinakabahagi ng dulong bahagi ng low pressure area. Kahit itong bagyong si dating Paeng, makikita natin umaabot yung trough niya o extension dun sa may western section ng Central Luzon. Yan yung mga nagpapaulan. Pero kahit yan ay mga extension lamang, hindi dapat yan nga na para bang magiging kampante yung ating mga kababayan. Dahil ilang araw na umulan, ito ay posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslide doon sa mga lugar na mga bulubunduking lugar. Kaya dapat ay nakabantay pa rin tayo. Posible yan na malakas at posible na yan ay magdulot ng mga pagbaha dahil saturated o magana yung lupa ng mga nagdaang mga pag-ulan. Ray, inaasahan ba na hanggang sa weekend meron pa rin mga pag-ulan talaga na mga magaganap sa ating bansa? Yes, most probably ito yung mga localized thunderstorms. Kung malayo na ito si Paeng at kung magtutuloy-tuloy naman na low pressure area itong dating si Queenie, eh posible naman yung silangan ng Visayas at silangan ng Mindanao, yan most probably yan yung maapektuhan sa atin sa weekend. Sure. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo. Daan-daang libong tao ang bumisita sa Manila North Cemetery ngayong araw batay sa pagtaya ng pulisya
Samantala, ilang kababayan natin naman na nahilo sa sementeryo ang binigyan ng serbisyong medikal ng UNTV News and Rescue. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, gaano karami ang pumunta diyan sa Manila North Cemetery ngayong araw? June, umabot ng nasa 225,000 na individual ang nagpunta dito sa Manila North Cemetery ngayong araw yan batay sa taya ng pulisya. Mas mababa pa rin ito sa tinatayang bilang kumpara noong bago magpandemya, particular na noong November 1, 2019 kung saan umaabot ito ng nasa 952,000 na individual. Bagaman noon ay 24 na oras naman na bukas ang sementeryo kumpara ngayon na nasa 12 oras lang itong bukas sa publiko. Dumagsa at naging mabilis ang pagdami ng mga tao dito sa Manila North Cemetery kasabay ng huling araw ng long holiday. Kaninang alas 12 ng tanghali, umabot sa nasa halos 40,000 ang pumasok sa sementeryo. Patuloy din ang daloy ng mga tao sa kabila ng mahigpit na inspeksyon na isinasagawa sa gate ng sementeryo. Okay naman po yung pagpasok namin kasi merong iba't ibang lane like priority kasi yung kasama ko nga po priority. Okay naman po kasi mabis naman po yung sa gamit, hindi naman kami nagdala ng mga bawal kaya hindi na po natagalan. Bukod sa dagsa ng mga tao, dagdag sa hamon ng mga bumisita sa Manila North Cemetery ang pabago-bagong panahon. Ilang oras na umulan, umaraw at umambon, ngunit tuloy ang pagdating ng mga tao upang dumalaw sa puntod ng mga namayapang mahal sa buhay. Mahirap kasi umuulan siya, di po ba? Pero bilang sa tagal ng panahon, ng pandemic, hindi kami nakarating, ganyan. So ngayon lang, kahit umuulan siya, talagang sinadya naman. Pagdating ng alas 5 ng hapon, muling isinara na ang gate ng Manila North Cemetery. Ngunit matapos ang ilang minuto, ay muli itong binuksan ng mga otoridad hanggang 5:30 p.m. Paliwanag ni MPD Director Police Brigadier General Andres Dizon, ang limitadong pagbubukas ng mga public cemeteries sa lungsod ay pulisiya ng Manila City Government para na rin sa kaligtasan ng lahat. Basically, ang purpose ng ating city government kaya hanggang 5 lang is we are still in pandemic period. So, para safe ang lahat, pagsapit ng dilim, nasa kani-kanilang mga tahanan na. Samantala, hindi naman nagpatinag sa pabago-bagong panahon ang UNTV News and Rescue Team upang maghatid ng agarang serbisyong medikal sa mga kababayan natin na bumisita dito sa Manila North Cemetery. Ilan sa mga nahilo bunsod ng pagod sa paglalakad at maalinsangang panahon ay humingi ng tulong sa grupo. June, sa ngayon ay mangilan-ngilan na rin ang mga tao na nasa gate ng Manila North Cemetery na dumarating pa rin dito at nagbabakasakali na makapasok pa rin. Bagaman ang mga otoridad ay mahigpit pa rin na nagpapatupad ng closure time ng Manila North Cemetery at hindi na nga pinapayagan ng mga ito na pumasok. Mangilan-ngilan na lang din yung mga tao na lumalabas mula sa loob ng sementeryo kumpara 30 minutes lang ago. Tinataya naman ng mga pulis na marami pa rin ang pupunta dito sa Manila North Cemetery bukas kaya mananatili ang puwersa ng Manila Police District dito sa sementeryo. Yan ang latest dito sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo, June. Naging peaceful Asher ngayon ang pagpunta ng mga tao diyan. Pero meron bang naging may mga naging pasaway pa rin ba? May mga nahulihan din ba ng mga ipinagbabawal na gamit? Doon may ilan na mga nabanggit nga si ang MPD kaugnay sa mga kababayan natin, mangilan-ngilan yan, na nahuli nila na nagsisigarilyo sa loob ng sementeryo. Iyan yung isa sa mga pinagbabawal sa loob, lalo pa yung mga flammable materials.
Kaya ang ginawa lang nila ay binigyan sila ng warning, ngunit patuloy na nag-iikot yung mga otoridad. Nag-iikot sila sa loob at labas ng Manila Police District, rather ng Manila North Cemetery, lalo pa doon sa loob nga ng sementeryo na ipinagbabawal yung paninigarilyo. So far, wala naman silang nakita na iba pang mga paglabag na ginawa sa loob at nanatili nga na maayos at secured kumbaga sa loob at labas ng Manila North Cemetery, June. Sir, anong oras naman bubuksan yung mga isinarang kalsada dyan sa vicinity ng Manila North Cemetery? June, mananatiling nakasara yung ilang mga kalsada malapit dito sa Manila North Cemetery hanggang bukas November 2022. At yan ay nakasara, inaasahan natin kasi nagsara yan ng alas 10 kahapon, October 31. Inaasahan yan na bubuksan pagkatapos na siguro ng mga madaling araw. Ngunit mga hating gabi bukas. Mananatili ang sarado sa trapiko, may ilang bahagi dyan na ginagamit sa parking at yung iba naman ay yung ibang mga motorista dito, lalo pa yung mga public utility jeepney ay binigyan naman ng mga alternatibong ruta para sa kanila, June. Hindi ba pasukan na bukas, Asher? Hindi ba ito makakasagabal naman sa mga papasok, lalo na sa mga estudyante? Doon inaasahan natin na yung mga puwersa pa rin ng Manila Police District, kagaya ng kanilang sinabi nga na mananatili dito sa Manila Police District at sila din yung mga nag-a-assist sa daloy ng mga sasakyan dito sa lugar. Kaya inaasahan natin na bukas ay hindi naman ito makakasagabal sa trapiko, lalo pat malayo naman dito yung mga eskwelahan sa lugar, June. Alright, maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Ilang pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang mas pinili ngayong araw bumiyahe para humabol makauwi ng probinsya. Samantala, wala namang naitalang kanselasyon ng biyahe sa Ninoy Aquino International Airport habang may pauwi na rin ng Maynila ang ilan sa mga pasahero. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Last November 1 kasi nung past year, ma'am, talagang maraming tao, nag-average siya ng 60,000-70,000 12 noon pa lang. Ngayon po na may bagyo, ma'am, medyo talagang nag-decrease po yung bilang ng mga passengers natin. Tuloy-tuloy na ang dating ng mga bus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Bagaman may ilang biyahe ang nakansela matapos bahagyang sumama ang panahon nitong umaga. Ang ilang pasahero ngayong araw piniling bumiyahe pauwing probinsya para humabol sa pagbisita sa mga yumaong mahal sa buhay. Gaya ni Christine Rodas na pauwing Marinduque kasama ang kanyang mga kapatid. Mahigit kumulang 8 oras ang babiyahiin ni na Christine. Naisipan pong bumiyahe ngayon kasi nung nakaraang bumagyo po, dapat nung nakaraan pa, kaso nga bumagyo po, so walang biyahe yung mga barko. Si Marvin John Borje naman, kahon-kahon na bagahe ang dala pa uwing Davao. Pinili na rin niya na ngayon umuwi para makaiwas sa dagsa ng mga pasahero. Para wala po masyadong pasahero kasi yung iba, nung nakaraang araw pa, yun po ngayon kinakatakot namin, baka abutin kami ng bagyo sa daan. Bagaman tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero dito sa PITX ayon sa PNP, kaunti pa ito kumpara sa kaparehong araw noong nakaraang taon. Bukas, November 2, inaasahang dadagsa ang mga pasahero na pabalik na mula sa mga probinsya. Ayon naman sa pamunuan ng PITX, umabot sa 109,000 na mga pasahero ang dumagsa sa PITX kahapon October 31. Samantala, tuloy-tuloy din ang dating ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, walang naitalang kanseladong flight ngayong araw. May mga ilang pasahero naman ang naghahabol makalipad ngayong araw hanggang bukas. Hinahabol talaga namin para makahabol kami sa Ondas. Sana walang aberya. Ang ilan naman nanggaling na sa bakasyon at pabalik na sa kanilang probinsya. Kasi mas convenient kasi kailangan din namin bumalik agad kasi pag after na Ondas, medyo marami na rin yung pasahero. Minove yung date ng pag-alis ko kasi yun nga din sa dami ng mga na-cancel na mga flights. Timing lang din na hoping na hindi siya madaming uuwi, although alam kong Ondas nga siya.
Batay sa tala ng MIAA, umabot sa halos 69,000 ang mga pasahero na umalis at dumating sa Paliparan para sa domestic flights kahapon. Mas mataas ito kumpara noong nakaraang taon na 17,000 na mga pasahero at maging noong wala pang pandemya na mahigit 61,000 na mga pasahero. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makakapanayam naman po natin ngayon ang hepe ng Interagency Council for Traffic, si Ginoong Charlie Del Rosario. Sir, magandang gabi po. Yes, magandang gabi, June. Yes. Sir Charlie, una po sa lahat, para po sa kabatiran ng publiko, ano po ba ang mandato ng Interagency Council for Traffic po? Yes, basically, ang Interagency Council for Traffic ay nabuo yan upang pagsama-samahin ang lahat ng ahensya ng gobyerno na merong katungkulan o doon sa pamamaraan para patungkol sa trapiko. Naniniwala po ang DOTR o Kagawaran ng Transportasyon na hindi lang po nag-iisang ahensya ang pwedeng pakialaman ang pagpapatupad sa trapiko. Kailangan po may pagsasama ng ahensya. Katulad na lang po sa pampublikong sasakyan, nandyan po ang LTFRB, nandyan ang LTO, nandyan po ang MMDA, nandyan din po ang PNP. Kasama rin po natin para matulungan tayo sa pagpapatupad ng batas trapiko ang Philippine Coast Guard. So yung Interagency Council for Task Force, pag meron po tayong kailangan ayusin o pag-usap-usapan na makakaapekto pagdating sa trapiko, kasama po kami po ang magpapatawag ng meeting na yan para pag-usapan po at maayos. Po. Sir, sapat po ba ang mga sasakyan para po ma-accommodate ang mga pasahero sa mga bus terminal at ports pabalik po dito sa Manila? Well, sa ating pagtaya, no, nakita naman natin na karamihan ng marami pa rin pasahero ang nasa mga terminals natin ngayon at palabas ng Kamaynilaan dahil na rin po sa nangyari na bagyo na paing na kung saan ay hindi lahat ng gustong bumiyahe bago mag-undas o ngayong araw na ito ay nakaalis ng Maynila. Pero sa aming pagtataya, sigurado po natin na marami pong sasakyan at sapat po yung sasakyan ng pampublikong sasakyan panlupa na magdadala ng mga pasahero natin pabalik ng Metro Manila. Inaasahan natin yan na mangyayari ngayong gabi hanggang bukas dahil alam naman natin na bukas ay pasukan na naman po. Opo. Sir, meron po bang napaulat na mga aksidente o untoward incidents? Well, maliban doon sa bagyo, sa kuna nadala ng bagyo, dito sa mga tollways natin, no, yung mga toll expressways natin, meron hong napaulat na mga aksidente pero hindi naman po major accident, no. Pero ganun pa man, aksidente to at binibilang pa lang ho natin yan, hindi pa ho tapos yung panahon ng undas. So magre-report naman po ang tollways or ang mga toll expressways sa atin kung ilan po yung kanilang nabilang patungkol dito. Okay sir, hindi na po namin kayo masyadong bibinbinin dahil alam namin bukas meron kayong mas malaking trabahong gagawin. Maraming salamat po Sir Charlie Del Rosario. Actually nag-umpisa na po ngayon dahil marami na hong pabalik. Maraming salamat po. Nananatili sa Manila Passenger Terminal ang mga pasaherong ilang araw nang stranded. Nakatakda na silang umalis kanina, ngunit hanggang ngayon ay nandoon pa rin sila. Mula naman po sa Maynila, ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, anong oras pa dapat aalis itong mga pasaherong na-stranded dyan sa terminal? Yes, June. Mamaya o kanina sana nung alas 2 ng hapon sila nakatakdang umalis dito sa Northport Passenger Terminal dito sa Maynila. Pero hanggang ngayon nga ay nandirito pa rin sila dahil hindi pa
na kaalis yung kanilang sinasakyang barko. At sa doon naman sa mga stranded pa mula noong October 28, may nakita pa tayo dito at batay sa ating nakuhang impormasyon, sila ay nasa 18 pa. At pinangakuan o sinabi umano ng pamunuan ng To Go Travel na sila ay prioridad nga kapag mayroon ng barko, pero hindi naman sila naisama. At sinubukan din natin kuna ng pahayag dyan yung pamunuan ng To Go, pero walang humarap sa atin, no, June? At ngayong gabi, inaasahan nating makakaalis na yung barko, sakay ang karamihan sa mga pasahero na stranded dito sa North Port Passenger Terminal sa Maynila. Mula pa yan noong Biyernes, October 28, nakansila kasi June ang kanilang biyahe dahil sa sama ng panahon dulot ng bagyong Paeng. Una nga dadaan ang barko sa Bacolod City, pagkatapos ay tutulak ng Iloilo City. Ang huling destinasyon ng barko ay sa Cagayan de Oro City dyan sa Mindanao. At laking pasasalamat naman noong mga pasahero dahil nga sa wakas ay makakauwi na rin sila sa loob ng ilang araw nilang pananatili dito sa terminal. Bukod kasi sa matagal na sila ang stranded, marami sa mga ito ang wala ng budget kahit sa pagkain man lamang. May kasama pa silang mga bata at gayon din ng mga matatanda. Pagdating ng alas 8, hindi na kami pinapalabas. Hindi kami makakabili. Kailangan gutom talaga kami. Gutom. Wala kaming pera kasi ganun na nangyari. Ang iba naman ay hindi na anya baling mababawasan yung araw ng kanilang bakasyon. Basta ang importante, sila ay makakauwi na. Sa Bacolod, ados na yata bukas ng mga alas tanghali yata. Kung aalis mamaya ang alas dos, mga tanghali din yung dating namin doon. Samantala, batay sa schedule na inilabas ng To Go Travel sa Huwebes, parang susunod na biyahe ng barko galing dito sa Maynila na papunta naman ng Cebu at saka butong operasyon ng mga car. At nakikita natin, no, na maayos na rin yung situation sa ngayon dito, at inaasahan natin na sa mga susunod na arko, kung walang malaking epekto, ito nga loansa. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento. Sinamantala ng mga turista sa Baguio City ang magandang panahon ngayong araw upang mamasyal. Maluwag na rin ang pila sa mga bus terminals sa lungsod para sa mga pasaherong pauwi na matapos ang long weekend. Ito ang balita ni Marvin Calas. Masaya kasi yung mga kids nakapag-gala ngayon kasi maaraw na, okay-okay na yung weather ngayon. Kasi yun lang yung time na ano, kasi Saturday, Sunday hindi kami naka-ano yun. So Monday, then ngayon, mamaya uuwi na kami kasi may pasok na tomorrow. Hindi pinalampas ng mga turistang stranded sa Baguio City ang pamamasyal sa City of Pines ngayong araw matapos maudlot ang kanilang bakasyon itong weekend dahil sa mga pag-ulang dulot ng Bagyong Paeng. Bagamat karamihan ng mga turista ay nag-cancel ng kanilang pagpunta sa Baguio City dahil sa banta ng nagdaang bagyo, may ilan pa rin umakyat sa lungsod upang dito na mag-relax at mamasyal. Sobrang work-in po, nakaka-relax, nakaka ano ng katawan, sobrang saya din. Ganun. Wala akong masasabi, napakasarap talaga. Yun. Sobrang nakaka-relax. Relax. Kaya worth it naman yung ubos ng pera. Marami na rin ang mga turista na nasa tourist destinations ngayon sa lungsod na nag-e-enjoy sa lamig ng klima habang nagbabike at namamangka sa Burnham Lake, maging sa Botanical Garden, Igorot Stone Kingdom, Mines View Park, The Mansion, at horseback riding sa Live Park. Samantala, hindi na rin magiging problema ang masasakyan ng mga pasahero na pauwi na ng kanilang mga probinsya dahil bukod sa kakaunti na lang ang pila sa mga bus terminals, sapat din ang bilang ng pampasaherong sasakyan. Marami naman kaming bus na umakakomodate sa kanila, kung sakaling magbo-volume yung mga pasahero.
Pero ngayon po, pasahero ngayon, nasa ibaba ngayon, sa baba. Pero dito po sa Baguio, konti lang mga pasahero bumababa ngayon. Tuloy-tuloy din ang pag-iikot at assistance na ginagawa ng higit 600 police personnel at force multipliers na idineploy ng Baguio City Police Office sa mga matataong lugar sa lungsod. Ito ay upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng mga turista at residente hanggang matapos ang long holiday. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinailalim na sa state of calamity ang Zamboanga City at Quezon Province dahil sa laki ng pinsalang iniwan ng Bagyong Paeng. Samantala, umakit na sa 28 ang nasawi at 10 ang nawawala sa pananalasa ng bagyo sa Western Visayas. Sa Laguna, 300 pamilya pa ang nananatili sa evacuation centers sa San Pedro dahil hindi pa rin tuluyang humuhupa ang baha. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Inaprubahan na ng Zamboanga City Council ang pagsasailalim sa lungsod sa state of calamity dahil sa tindi ng epekto ng Bagyong Paeng. Ito ay upang magamit ang calamity fund na lokal na pamahalaan para sa mga naapektuhan ng bagyo. Sa tala ng LGU, 4 ang nasawi at 2 pa ang nawawala. 10,000 pamilya rin ang naapektuhan at nananatili ngayon sa mga evacuation centers. Umabot sa 122 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Sa Quezon Province naman, umabot na sa 700 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office ng Quezon, 8,000 na ang naitatalang totally damaged houses, samantalang halos 15,000 naman ang partially damaged houses. Kaya naman, nagdeklara na lokal na pamahalaan ng Quezon Province ng state of calamity. Bukod sa pamamahagi ng family food pack sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo, kasama sa prioridad na lokal na pamahalaan ang mabigyan din ng ayuda ang mga maingisda na hindi makapaghanap buhay o makalaot dahil sa sama ng panahon. Sa ngayon ay wala pa ring supply ng kuryente sa ilang bahagi ng probinsya, lalo na sa extreme southern portion ng Quezon. Sa Western Visayas Region, umakyat na sa 28 ang patay at 10 ang nawawala pa dahil sa Bagyong Paeng. Mahigit 1,000 individual o 200,000 pamilya naman ang apektado. 500 dito ang wala nang mauuwi ang tirahan. Baha pa rin ang ilang lugar at hindi pa madaanan ang mga tulay at kalsada. Sa San Pedro, Laguna, nasa 300 pamilya pa o mahigit 1,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers mula sa 6 na mga barangay. Kinabibilangan ito ng San Roque, Landayan, Nueva, Poblacion, Santo Niño, Cuyab at Barangay San Antonio na labis na apektuhan ng baha nitong Sabado. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang humuhupa ang baha sa natura mga lugar na nasa baybayin ng Laguna de Bay. Bunsod nito ay isinailalim na sa state of calamity ang siyudad ng San Pedro upang matulungang makabangon ang mga apektadong residente. Noong Sunday afternoon, nag-declare na po kami ng state of calamity para mabilis mo namin matugunan, ma-actionan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanina, 100 sakong bigas ang ipinadala ng Office of the Vice President sa San Pedro City. Tiniyak naman ni Mayor Mercado na makakarating sa kanila mga residente na nasa lanta ng Bagyong Paeng ang tulong na bigas. Bukod dito, nagpadala din ng 1,000 food boxes ang PAGCOR. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lubog pa rin sa tubig baha ang ilang sementeryo sa 4 na bayan sa Bulacan. Paalala ng mga otoridad hanggat maaari sana ay huwag nang lumusong sa baha ang mga dadalaw sa puntod ng kanilang mga yumao dahil posibleng makakuha sila ng sakit mula sa pagkababad sa maruming tubig. Ito ang balita ni Nestor Torres. Alalim, pinasa ko yung anak kasi baha ko talaga. Pasan-pasan pa ni Mang Cesar ang kanyang anak na babae habang lumulusong sa lagpas tuhod na baha sa sementeryo sa San Marcos sa bahay ng Kalumpit. Hindi nabaling siya na ang mahirapan, huwag lang lumusong sa maruming tubig ang kanyang anak. Kabaligtara naman ito sa isang dalagita at isang senior citizen sa Paumbuang Public Cemetery. Ang 14 anyos sa si Michelle kahit may sugat sa binti ay lumulusong pa rin sa baha. Ang 83 anyos naman na si Lolo Tranquilino, nadula sa paglusong sa tubig.
Alam po namin delikado kasi po, alam din naman po namin inaanuhan ng mga madaduming hayop po, yung tubig. Hindi din po talaga maiwasan kasi po, ano po, araw-araw na po ngayon baha dito sa amin. Ano po, tatlong araw na po baha dito. Mahirap. Eh, yung butak ay butas. Dulas ako. Eh, bumangon. Makitin mo yan. Katandaan na rin. O, presyente-tres na. Sa Kanyugan Public Cemetery sa Malolos, nangangamba na ang magkapatid na Elvira at Evelyn na baka makapag-uwi sila ng sakit dahil sa maruming tubig. Baka po may makakatas na patay dito, tsaka masyado pong madulas yung daan. Tsaka ang lalim po ng tubig talaga. Doon po sa dulo, napakalalim, malampas tuhod po. Hindi naman na po namin ni-expect na ganito kalalim dito. Kaya hindi po kami nakapagdala ng bota. Mahirap po kasi wala kang bota, ang lalim, madulas pa. Kakahirap hanggang hita. Bagamat lubog sa tubig baha ang ilang sementeryo dito sa Bulacan, kagaya ng nasa aking likuran, marami pa rin mga nagpupunta at lumulusong sa baha. Paalala ng Provincial Health Office, posibleng makakuha ng sakit sa paglusong sa baha gaya ng leptospirosis. Kaya't kung di talaga may iwasan, magsuot ng bota at maglinis ng katawan pagkagaling sa sementeryo. Kung talagang kailangan, so huwag lumusong at maging protektado, magsuot ng bota, o kung talagang sobrang lalim, huwag nang lumusong. Mas maigi yung walang sakit. Samantala, sarado naman ang Raimundo Cemetery sa barangay Sapang Pari, Santo Niño, Sagunoy dahil umabot na ng hanggang dibdib ang baha. Posible kasing may malunod kung papayagang lumusong ang mga tao. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang maranasan ngayong hapon sa Bukawi Toll Plaza ang mabigat na trapiko sa North Luzon Expressway pabalik ng Metro Manila mula sa Bukawi, Bulacan. Nagbabalik si Nestor Torres live. Estong, ano ang ginagawa ngayon para masolusyonan ang mabigat na trapiko dyan sa NLEX? June Git, 1,000 empleyado ang nakabantay ngayon sa mga toll plaza dito sa NLEX northbound area. Pero pangunahin nilang tinututukan ngayon ang Bukawi toll plaza na siyang dadaanan ng mga sakyan paluwas ng Maynila. Pasado 4 ng hapon na magsimulang maranasan ang mabigat na trapiko dito sa Bukawi Toll Plaza, ang 31 toll lanes na puno ng mga sasakyan na hindi bababa sa 30. Karamihan ng mga sasakyan na nagsisiksikan sa cash lane. Upang masolusyunan ang mabigat na trapiko, 10 sa RFID lane ay i-convert sa cash lane. Kung kinakailangan ay maglalagay din sila ng toll collection point at ambulance teller para sa mas mabilisang transaksyon. Nakadeploy na rin ang higit 1,000 empleyado ng NLEX sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Karamihan dito ay mga patrol personnel, traffic marshal at mga toll teller. Meron tayong mga additional toll collection points kung saan sa ating iisip at ito yung pumagamit ng portable scanner po natin. Bukod sa Bukawi Toll Plaza, binabantayan din ang exit point ng Mindanao Avenue, dodobli naman ang catch lane sa lugar. Samantala, sinimula naman ang ipatupad ang Safe Trip Mo sa Good Trip Program ng NLEX at pre-towing. Mayigit 100 ang natulungan sa pre-towing sa mga Class 1 vehicle, wala namang naitala na major accident. Hanggang bukas ng alas 6 ng umaga, na lang ang pre-towing ng handog ng NLEX sa mga motorista, balik na rin na bukas ang road construction ng alas 6 ng umaga. June, ayon sa NLEX management, nakapagtala sila ng 10 minor accident dito sa expressway. Pero sa ngayon, sa araw nito, ay meron lang silang naitala na isang aksidente sa particular doon sa San Fernando, Pampanga, kung saan 4 na sasakyan nga ang nagkasagian doon sa lugar ng San Fernando. Pero sa kasalukuyan dito sa Bukawi Toll Plaza, kapansin-pansin na nagbi-build up na nga yung mga sasakyan dito sa nasabing lugar. Asahan na ang mabigat na trapiko hanggang ngayong gabi, hanggang bukas ng madaling araw ay mararamdaman ito dahil marami na rin mga kababayan natin nang uuwi sa papuntang Maynila na galing sa iba't ibang probinsya. At yan mo ito yung latest live. Balik sa iyo, June. Nestor, meron bang naging problema doon sa mga hindi nababasang RFID at mas marami pa rin ba pumipila sa cash lane ngayon, Nestor?
June, dito sa cash lane talaga problema ang ng NLEX itong cash lane. Marami kasing pumipila at marami din ang mga mas marami yung nakapila doon dahil yung iba hindi pa rin nag-aapil ng RFID. Pero sa ngayon, maganda naman yung resulta ng pagkakaroon ng RFID dahil nakatulong ito para mapabilis yung transaksyon at maiwasan din yung hassle doon sa mga motorista na papuntas o paluwas ng Metro Manila. June. Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Tinanggal na ni Elon Musk ang board of directors ng Twitter upang magpatibay ang kanyang control sa social media platform. Ang bilyonaryo na ang magiging bagong chief executive nito pagkatapos na bilhin ang kumpanya sa halagang $44 billion. Kabilang sa reforma ang nais nitong gawin sa Twitter kung paano mapatutunayan ang accounts, gayon din ang pagbabawas ng mga tauhan. Batay sa ulat ng Washington Post, tinatalakay na ang unang round ng pagtanggal ng mga tauhan na posibleng makaapekto sa 25% ng staff ng kumpanya. Tinanggal na ni Musk ang top executives ng kumpanya at pinalitan ng mga kaalyado niya. Sinampahan na ng federal charges of assault at attempted kidnapping ang 42 gulang na suspect na si David DePap dahil sa pag-atake sa asawa ni U.S. House Speaker Nancy Pelosi. Makikipagtulungan naman sa Capitol Police ang San Francisco Police Department upang tiyakin ang kanilang seguridad. Ito ang balita ni Justin Masakayan. Nagsampa ng federal charges of assault at attempted kidnapping ang U.S. Department of Justice sa 42 taong gulang na suspect na si David DePap. Lalaking umatake sa 82 taong gulang na asawa ni U.S. House Speaker Nancy Pelosi na si Paul Pelosi. Nangyari ito sa bahay ng mag-asawa sa San Francisco dakong 2:30 ng madaling araw noong Biyernes. Batay sa isang criminal complaint na isinampa sa federal court, sinabi ng suspect sa mga investigador na balak nitong pukpukin ang mga tuhod ni U.S. Speaker Pelosi upang ipakita sa mga miyembro ng Kongreso na may kahihinatnan ang bawat aksyon. Sinampahan si DePap ng isang count ng assault sa immediate family member ng isang U.S. official dahil may layuning gumanti sa isang opisyal na gumaganap ng tungkulin nito. Inaasahang haharap sa korte si DePap sa Martes, subalit hindi pa malinaw kung nakakuha na ito ng sariling abogado. Ayon naman kay San Francisco Police Chief William Scott, nakikipagtulungan ang San Francisco Police Department sa Capitol Police upang magbigay ng karagdagang seguridad sa pamilyang Pelosi. Nalulungkot naman ang police official na nangyayari pa rin ang ganito kung saan may ilang mamamayang nagpapahayag ng kanilang sentimiento politikal sa pamamagitan ng karahasan. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dindag kaalaman po, alam nyo ba na may iba't ibang klase ng paglilibing? Kaiba po dun sa alam na po na nakararami. Sa mundo, may iba't ibang paraan ng paglilibing depende rin po sa paniniwala. Kahit po sa pinakaunang mga tao, ang paglilibing ay may kasama mga ritual gaya ng paglalagay ng mga bato at iba pa. Ang traditional sa mga Katoliko ay binibihisan ng mga yumao ng damit na maayos at inililibing. Habang sa traditional Islam, ang katawan ay binabalot sa tela at maging ang kabaong, habang ang kanilang mga mukha daw ay nakaharap naman sa Mecca. Ang traditional Hindu naman ay sinusunog ang katawan ng mga yumao. Habang ang mga Zoroastrianismo naman, inilalagay po ang mga yumao sa tuktok ng isang tower at nakabilad sa araw ang kanilang mga patay. Ang mga Egyptians naman, inilalagay po sa loob ng pyramids ang kanilang mga hari at mga reyna na yumao. Habang iba naman, gaya po sa India, nagpapatayo pa ng mga mausoleo gaya po niyang Taj Mahal.
Noon, hindi pa po problema ang paglilibing dahil marami pa ang lupa na pwedeng paglibingan. Pero ngayon ay nauubos na ito at sobrang mahal pa. Kahit po ang cremation na second common na paglilibing ay napakamahal at hindi basta kayang ma-afford ng lahat. Mayroon, meron kayang alternatibo na pwedeng solusyon sa isyong ito? Alam niyo po sa ibang bansa, nagtatayo sila ng mga skyscraper upang maging libingan. Ang iba naman, binabalot ang mga patay dun sa mga pwedeng tubuan ng mushroom. Ang iba naman po, inilalagay sa dagat ang mga patay at ginagawang pwedeng matirhan ng mga isda at corals. Habang ang iba ay pinupulbos ang patay at nilalagay sa paso at pinapatubuan po ng mga halaman. Sana'y may natutunan po kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na natatamo ng kaunawaan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Eclesiastes 9 at 10 na nagsasabi, anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.